Hola amigo, kumuesta, kumuesta. Naniniwala ba kayo sa sapi, sa engkanto, sa mangkukulam, sa demonyo, o sa kahit ano pa mang kababalaghan na nangyayari sa ating mundo? Kung oo, pakinggan mo tong kwento ko ngayon. Siguro narinig at nabasa nyo na rin itong istoryang ikakwento ko sa inyo ngayon. Ginawa pa nga itong pelikula ngayon na pinamagatang Clarita. Oo, tama ang inyong narinig. Kwento ito ni Clarita Villanueva na sinapian na tinatake ng dalawang demonyo taong 1953. Itong storyang to, English talaga to, pero tinranslate ko na lang sa Tagalog para mas maraming makaintindi. Si Clarita ay 17 anyos nung naranasan niya yung kagimbal-gimbal na pangyayaring ito. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento tungkol sa kanyang karanasan, umpisahan muna natin to noong bata pa lamang siya. Lumaki si Clarita na hindi niya kilala o maalala ang kanyang tatay. At ang kanyang ina naman ay isang espiritista at manghuhula ng kapalaran. Lumaki si Clarita na nakikita ang kanyang nanay na ginagawa ang bukasyong ito bilang isang espiritista at manghuhula. Nasanay na rin siya na kumakausap ito ng mga kaluluwa at pinagkakakitaan ito ng kanyang ina. At noong 12 anyos pa lamang si Clarita ay nawala na ang kanyang ina. Dahil wala siyang kamag-anak, naging palaboy siya at napasakamay ng mga babaeng nagibenta ng laman o isang prostitute. Dahil doon, sa murang edad, natuto na din siyang gawin ang nasabing illegal na gawain para kumita ng pera at mabuhay. Makalipas ang ilang taon, umalis si Clarita sa kanilang lugar at nagpunta sa Maynila. Pagkapunta niya dito, ganun pa din ang pinagkakakitaan niya. May mga nakilala rin siyang ibang bayarang babae sa nasabing lugar. At itong mga to ang nagturo sa kanya kung paano nga ba ang kalakaran dito sa Maynila. Pero isang madaling araw ng alas dos, noong siya ay 17 anyos na, nahuli siya ng pulis na inaakala niyang customer dahil ito ay nakasibilyan. Dahil doon, dinala siya sa makasaysayang Bilibid Prison na may edad na mahigit 300 taon na itinayo ng mga Espanyol at ginamit ng mga Amerikano at Hapon noong unang panahon. Dalawang araw matapos makulong ni Clarita ay dito na nga nagsimula ang mga katakot-takot na kababalaghan na pangyayari kay Clarita na ngayon lang nangyari sa Bilibid Prison. Si Clarita ay nagkaroon ng mga kagat at pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, gawa ng hindi nakikitang nilalang. Sabi ni Clarita, dalawang demonyo daw ang gumagawa sa kanya nito gabi-gabi. Yung isa, matangkad na mabalahibo. At yung isa, maliit na parang duwende. At itong mga to ay may mga pangil na ginagamit para kagatin si Clarita sa leeg, likod, balikat at braso. Narinig ng mga gwardiya at doktor ang pagsigaw ni Clarita at dali-dali silang nagpunta sa piitan para tignan kung anong nangyayari. At doon, nakita nila na hirap si Clarita at maraming pasa at kagat sa katawan. Agad din nila si Clarita sa ospital ng kulungan upang gamutin at alamin ang posibleng sanhi ng mga sugat at pasa niya. Pero ngayon lang sila nakita ng ganitong pasa at sugat sa katawan. Araw-araw itong nangyayari kay Clarita. Kaya si Dr. Lara ay humingi ng tulong sa media at pumayag na ipakita sa nakararami ang nangyayaring kababalaghan kay Clarita. Iba't ibang doktor, Pinoy, Amerikano, in check,
pati mga profesor sa mga universidad gaya ng FEU at UST ay pinatawag para i-analyze sa mga pangyayari. Nagsimula na ngang kumalat ang balita sa radyo, magazine at dyaryo. May mga cartoonist na nagdrawing ng mga nilalang na gumagawa nito kay Clarita. Dahil nga sa araw-araw ito nangyayari kay Clarita, pati sa media sa ibang bansa ay kumalat na itong kwento. Meron pang ang isang doktor na nagsabi na gawa-gawa lang to ni Clarita para kumuha ng atensyon. Tinitigan nito ni Clarita ng masama at sinabi, "Mamamatay ka." Wala namang sakit o kahit anong karamdaman ng doktor. Ngunit nung sumunod na araw, bigla na lamang itong binawian ng buhay. Kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa doktor at nagsimula ito ng takot at pangamba sa nakararami. Sabi ng iba, hindi lang siya bayarang babae, kundi isa din siyang mangkukulam at kayang pumatay ng tao gamit ang salita. Pagkatapos sa pangyayari, kinumpronta ng warden si Clarita. Sinaktan siya, sinipa dahil sa mga ginagawa nito. Dahil sa ginawa ng warden sa kanya, tinitigan niya ito gaya ng pagtitig niya sa doktor at galit na sinabing, "Mamamatay ka." Makalipas ang 4 na araw, namatay din ng warden. Nag-alala si Dr. Lara at iba pa nitong staff dahil meron silang bilanggo na hindi baliwat siguradong inaatake ng mga hindi nakikitang nilalang ng ordinaryong tao. Naratakot silang baka pati sila ay sumpa at mamatay gaya ng 2 nauna. Nagpatawag sila ng iba't ibang albularyo o espiritista para gamutin ang babae, pero walang nakatulong. Meron pa nga nagsabi na si John the Baptist ang kumagat sa kanya. Pagkatapos noon, meron isang pastor na nagngangalang Lester Sumral ang tumulong kay Clarita para mawala at lubayan na siya ng gumugulo sa kanya gabi-gabi. Sabi ng pastor, sabi sa kanya ng Panginoon na siya lang ang makakatulong kay Clarita. Noong una, nag-alinlangan ng pastor kung kaya niya ba. Pero sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon na pumunta ka sa kulungan at ipagdasal ang babae dahil ikaw lang ang maipapadala ko doon para pagalingin siya. Kaya nagpunta na nga si Lester. Dahil nga na isa siyang banyaga, nagpunta siya sa mayor's office para humingi ng permiso na makita ang dalaga. Noong una, ayaw siya payagan dahil lubang mapanganib ito. Pero kalaunan, nung sinabi niyang hindi siya magsasampa ng kaso sa gobyerno ano man na mangyari sa kanya, ay pumayag na din ang mga ito. Nagtungo na nga si Lester sa Bilibid Prison. At doon, nung una, ayaw din siya payagan ni Dr. Lara. At nagududa kung makakatulong nga ba siya sa kalagayan ni Clarita. Pero kalaunan, pumayag din ito. Dinala si Clarita sa isang espesyal na kwarto kung saan meron iba pang naghihintay para masaksihan ang pangyayari. Habang inaakay papunta sa kwarto si Clarita, tumitig ito kay Lester at sinabing, "Galit ako sa'yo." At sumagod agad si Lester na, "Alam ko ayaw mo sa akin. Pumunta ako dito para paalisin ka." At ayun na nga ang umpisa ng pagpapaalis ni Lester sa 2 demonyo kay Clarita. Makikita sa mukha ni Clarita ang sobrang galit, matang parang nagbabagang apoy, at kung ano-anong masamang salita patungkol sa Diyos ang lumalabas sa bibig ni Clarita. Matapos ang 3 araw ng pag-exercise kay Clarita, ay nangyari na nga ang milagro ng Diyos. Naging maaliwalas muli ang itsura ni Clarita at nakangiti na itong muli. Pagkatapos noon, sinabi niyang wala na sila. Kumalat ang balita tungkol sa milagrong nangyari kay Clarita sa tulong ni Lester.
Excited na dinala ni Dr. Lara si Lester sa mayor ng Maynila upang sabihin na napatay na nito ang demonyo. Pagkasabing yon ni Dr. Lara kay Mayor, biglang sagot ni Lester na, "Mr. Mayor, Dr. Lara may be a good doctor, but he's a poor theologian. The devil is not dead. The girl I came and talked to you about yesterday is healed." Matapos ang pangyayaring yon, naging maayos na nga ulit ang kalagayan ni Clarita. Ang huling balita ni Lester, nakalaya na ito at nakapangasawa ng magsasaka. So kayo, anong palagay nyo? Totoo nga ba na sinasabihan at sinasaktan si Clarita ng dalawang demonyo? O may sakit lamang siya sa pag-iisip? Hindi natin masabi, pero ako, naniniwala ako sa mga nangyayari sa kanya. Kasi nakakita na rin akong ng ganun eh. Pinsan ko, na-possess. Basta sobrang dami rin kababalaghan na nakita ko na rin nung high school pa lang ako. So I do believe na nangyari talaga sa kanya yung mga ganong bagay. At kung ano yung opinion mo, just comment down below. Basahin ko yan, mag-comment ako. Bigyan natin ng thumbs up yan, tsaka ng papuso. And ayun, thank you so much for watching this vlog. I hope you like it. Kung meron kayong suggestions about mysteries or iba pang stories na you want me to discuss, just don't hesitate to comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Tapos hit mo rin yung notification bell para updated ka sa next vlog ko. Whew, natapos na naman yung isang vlog na gusto ko yung topic. Kasi sobrang nagtaas ng views nung stories ko about Biringan, so I decided na ituloy na lang din yung ganitong klaseng vlogs. And I guess gusto niya naman din talaga siya. Sana ganun din yung success nitong vlog na i-release ko soon. And actually today's date is the 22nd day of the month. Maybe tomorrow or later, baka i-upload ka rin to, I'm not sure. Basta, atapusin ko na yung pag-edit, kaya kung mapansin nyo, yung outro ko, andito na ako sa office namin. Again, this has been me, Dale Robles with 2 L's, and just like that, this vlog is over. Deuces!